Umuwi na ako pagtapos magtinda. Nagpahinga na din ako. Alam nga naman rumampa pa ako. Bukas pa pala may pasok ako. Ay, aga na naman ako nito gigising. Lumipas ang ilang araw at napansin kong nagchat sa akin si Crizel. Isang oras nang nakalipas. Hello, busy ka? Saman mo ulit ako dito sa bahay. Wala sila ma'am. May kukwento din ako sa'yo. About saan naman kaya ang itichismis nito? Sige, punta ako. Nang makarating ako sa bahay nila, pansin kong may mga sasakyan na itim sa labas ng bahay nila. Kutsi ba nila yun? Ang alam ko ay kulay pula ang kotse nila. Uy Ella, tara pasok. May bisita kayo? Wala naman, yung kaibigan lang ni kuya yung nandyan. Ha? Sino naman? Basta. Mula dito sa labas ng pinto, tinig mo yung nagtatawanan at nagkukwentuhan mo na sa loob. At may idea na ako kung sino yung taong kausap ng kuya ni Crizel. Pagpasok na pagpasok pa lang namin ng pinto, bigla silang tumahimik at diretso lang na nakatingin sa amin ni Crizel. Sabi na eh, tamang hinala ko. Siya na naman. Ay. Dumiretso na lang ako sa paglakad at hindi ko talaga siya tinitingnan. Sino ba siya? Nang makarating kami sa kwarto ni Crizel, bigla siyang tumabi sa akin at parang kinikilig pa. Ano na naman? Kilala mo yung kasama ni kuya? Sino dun? Yung nakasalamin. Sino? Sino ba yun? Eh bakit sabi niya, ilang beses na daw kayo nagkita? Eh di ba nung birthday lang ni kuya kayo nagkita? Sino? Kagabi kaya, dito din siya natulog at... At ano? Basta nakita niya ako nun. Bahay yun tinutukoy niya. Ang sabi niya nga, ang sungit mo daw eh. Ha? At kailan ko siya sinungitan? Naikwento niya sa amin na bumili daw siya sa'yo ng almusal. Ang kaso, hindi mo daw siya pinagbentahan. Sinungitan mo nga daw siya eh. Eh, sino ba naman hindi magsusungit sa mongoloid na yun? Pinabilang niya sa akin lahat ng tinda ko tapos patuloy lang ang bibilhin niya. Aga-aga ng babatrip. Sinabi ko bang bilangin mo lahat? Bigla ako nagulat dahil sa pintuan na pala yung lalaking yun at nakasandal pa sa pintuan ni Crizel. Hindi pala namin ay sarang pinto. At yung kwarto ng kuya niya, tapat lang ng kwarto ni Crizel. Kaya siguro narinig niya ako. Ano na ba kalakas ang boses ko? At saka, Edison ang pangalan ko. Hindi mongoloid. So? Yan ka na naman. Nagsusungit ka na naman. Ano ba ang pakialam mo? Tsaka bakit ka nakikisali sa usapan namin? Ikaw ba ang kausap? Malamang mag-react ako. Narinig ko na ako yung pinag-uusapan niyo eh. Talaga? May narinig ka ba na pangalan mo? Ang assuming mo naman. Tama na nga yan. Kaya Edison, matutulog na po kami. Pwede ka nang umalis. Ano bang problema nun? Ang cute niyo, bagay kayo. Yuck, kilabutan ka nga. Bakit? Ang gwapo kaya ni Kuya Edison, no? Tapos, ang ganda mo din. Bagay na bagay kayo. Para ko ng kuya yun, no? Pwede naman, no? Eh, bakit si Mom and Dad? 6 years pa ang agot ng age nila, eh. Pero tignan mo, mahal na mahal nila ang isa't isa. Para kayo din yan, eh. Ewan ko sa'yo, Crizel. Nakakatiri, no? Tsaka, may iba nga, ano pala yung chika mo? Ah, oo nga pala. Kanina kasi, tinanong ni Kuya Edison yung name mo. Sinabi mo naman. Siyempre. Bakit niya tinatanong? Baka type ka. Yee? Ewan ko sa'yo. Nakakadiri. Diyan din nagkatuloyan silang mami at daddy eh. As if na mapapatulang ko yun. Malakuya ko na yun eh. Tignan natin.